unbox tayo. Okay, sobrang excited namin ni Abby kasi dumating na yung box namin from Mandarake. Okay, ang Mandarake, sila yung parang bumibili ng toys sa Japan, then nire-resell nila para sa mga collectors na katulad namin, natin. Okay, pinadala namin to through DHL. Napakabilis. In-order namin siya noong August, well, pinaship, naka-receive kami ng shipping notice noong July 31. And ngayon ay August 4, dumating siya. That's 4 days. Ganun kabilis. Okay? And door-to-door siya. Yun yung maganda. Hindi mo na kailangan pumunta sa post office, pumila, ayun, maipagtalo sa mga empleyado doon na para i-defend yung box mo. Okay? Reminder lang, kung order kayo ng items abroad, dapat below 10,000 siya. Kasi more than 10,000, tataksan na nila kayo. Mga more or less 30% ang idadagdag. So, kung kunwari, 11,000 yun, mga dadagdag nyo, mga 3,000 plus. Okay? Pero pag lower than 10,000, wala na kayong babayaran. Okay? Yung shipping lang ang babayaran nyo. Okay? For this size na box, okay? Nasa ano siya, 8 inches by 10 inches tapos 13 inches. Sa ganitong 1 kilogram at saka ganitong size na box, ano siya, ang cost niya is 3,000 yen. Mga 1.5 yun sa currency natin, 1,500 pesos. So not bad, kung lalo na kung makakita kayo ng good deal or kung may makikita kayong rare finds sa Mandarake or sa Japan. As of this moment, ang alam ko pa lang na shop na nagde-deliver ng DHL is sa Mandarake. Any other shops, wala akong alam. Okay? Let's unbox. Okay? Sana wala akong masira dito. Okay, so dahan-dahan lang sa cutter. Yun. Isa siya. Okay, well packed siya. Ganito yung itsura niya. Okay, sorry. Hindi ko alam kung putol ako. Dapat umupo pala ako. Okay, so well packed siya, meron siyang fillers. Thank you, Abby. And then naka-bubble wrap sila. So unahin na muna natin yung kay Abby. Okay, si Abby, ito yung mga package niya. Sealed siya. Sealed pa, no? Brand new pa itong mga to eh. Sumiko na items. Rement. Okay. And then, I think ito yung mga rare ones. Little twin stars na rement. Okay, sealed din. Good. And, ito walang box. Ito yung ano, parang sentai na lunchbox niya. Rement din. Naka bubble wrap. And lastly, yon ang dahilan kung bakit ako umorder ay itong si Dragon Caesar. Tignan natin kung okay yung Dragon Caesar. Loose to. Nakuha ko siya ng 4,000 yen. So, very tempting siya. 4,000 yen. So, 2,000 pesos siya. Okay? 2,000 pesos. Marami siyang kulang. Pero, 2,000 pesos lang eh. So, di ba? Medyo kinagat ko na siya. Kasi wala akong Dragon Caesar. Ang meron ako, Dragon Zoid. Yung Dragon Caesar ko naman na naka-display, ano yun, chop-chop yun. Ayan, ganito itsura niya. Ayan, naka-plastic pa siya. Napakaganda! Sulit. Okay? Medyo meron lang siyang, medyo may discoloration na based sa description niya. And then may kulang, I think yung tail tip kulang siya.
Okay. Ano pa ba? Maraming kulang. Ayun. Yeah. And according dun sa ano, description din, hindi gumagana yung ano nito, yung electronics. Though meron naman ng mga extra, so walang problema. So para lumalabas, binili ko tong Dragon Scissor ng 2,000 pesos with the shipping of 1,500 to 3,500. Tapos si Abby, nagkaroon pa siya ng mga rare items, so libre na siya ng shipping. Ako, nakuha ko tong Dragon Scissor ng 3,500. Not bad. Kesa sa may paggagawan ako online sa mga surplusan or may paggagawan ako din sa mga hunters sa Japan. Eto, meron akong option, di ba? Kumbaga, sabi ko nga sa mga ibang collector, hindi natin kailangan umasa sa ibang tao eh. Lagi't-laging merong option. So, kung kunwari, ini-snub kayo ng mga ibang mga hunters sa Japan or sa ibang bansa, pwedeng kayo rin yung maging hunter. Hanap lang kayo online. Meron dyan, may Mandarake, may Jungle. Makukuha nyo yung mga gusto nyo. Kailangan nyo lang din mag-aba. And hanap ng best deal. Okay? Ito yung Dragon Scissor. Ganda, makinis pa siya. Inis. Okay, so sulit siya. Okay? Tapos si Abby nga, nakalibre pa siya ng shipping niya kasi ako sasagot ng shipping nito eh. Ako yung pumilit sa kanya na umorder ng Mandarake eh. Ayun. Hopefully, ito na yung start ng pag-order namin. Ano, medyo magastos, pero at least, door-to-door siya. Ayun. That's it for the unboxing. Till next time, see you again.